Amen. Praise God. Magandang araw po sa inyo lahat. Good morning, good afternoon, good evening po. Naniniwala ako na naihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para sa kanyang makapangyarihang salita. Dalangin ko na nawa ito ay maging healthy na soil, healthy na puso para nang sa gayon magkaroon po ng mag-root itong word na ito. Mamunga itong word na ito, lumago, mamunga at makinabang po tayo at ang mga tao na nasa paligid natin sa pamamagitan ng ating mapapakinggan ngayong araw na ito. Because I believe na ito po mga kapatid mapapakinggan natin ngayon ay patuloy na magbabago ng ating buhay at magiging kagamit-gamit din tayo para sa iba. So praise the Lord. Tayo po ngayon ay nasa third installment ng ating brand new series entitled Dearest Jesus. It means revisiting the beauty of Christ's death and resurrection. So dito po, i-revisit natin at even may experience din natin yung beauty at yung power ng death and resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Kahapon po, nung nagbabrowse ako ng internet, meron doon isang article na kung saan it is about the purchase of a controlling share in a company. Halimbawa, binili mo yung controlling share ng isang company o binili mo talaga ng buong-buo o yung pinaka o yung majority na share ng isang company, ang title ng article na yun is about buyout. So itong buyout na ito, sinabi nila, regardless of whether it is used as second separate words, buy, tapos out, o kaya compounded siya na buyout, o kaya naman may hyphen naman siya na buyout, sinabi nila na it is basically defined as the purchase of a controlling share in a company. Ang ibig sabihin nito, to pay to release someone from a contract. Kapag binayaran mo yung isang tao, ang ibig sabihin din yon ay nire-release mo yung isang tao sa kanyang kontrata. So napakalawak nitong buyout na ito. Kaya kailangan mabayaran mo para ma-release siya sa kontrata o kaya mabayaran mo para ikaw na may full control o kaya majority ng control dun sa company yon, nun even dun sa taong yon. And then biglang nag-flashback sa akin yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. And do you know na nagkaroon din ng spiritual buyout na tinatawag? By the way, may iba't ibang uri ng buyout. Dalawang importanteng uri ng buyout, yung tinatawag na MBO, yung management buyout na tinatawag. Kapag sinabing management buyout, ito yung bibilin mo, bibilhin ng isang parte din ng kumpanyang yon, parte ng team na yon, yung buong-buong company or yung majority ng share ng company. Ibig sabihin, parte din nila ng team na yon, bibilhin na nila yung company nila dun sa may-ari ng kumpanya. Ang tawag doon ay management buyout. Yung pangalawa naman, na uri ng buyout, if I'm not mistaken, ito yung leverage buyout. Pag sinabing leverage buyout, uutang ka, ibang kumpanya ka, ibang tao ka, labas go dun sa team nila, uutang ka at yung pang-utang mo, ito yung pangbibili mo dun sa kampanyang yon. Ang ibig sabihin dito, ile-leverage mo lang yung utang na ginawa mo. Ito yung mga nakapaloob patungkol sa iba't ibang uri ng buyout na ito. Ngayon, pagdating sa spiritual buyout, ano ba ang nakapaloob dito sa pagbili na ito ng ating Panginoon? So dito makikita natin yung kapangyarihan at ilang mga napaka-importanteng katotohanan tungkol sa pagkabili sa atin, pagka-buyout sa atin ng ating Panginoon. So I want you to open your Bible with me in 1 Corinthians chapter 6, verse 20. 1 Corinthians chapter 6, verse 20. Tingnan niyo po. You have been purchased at a great price. So use your body to glorify God or to bring glory to God. Ulitin ko, you have been purchased at a great price. So use your body to bring glory to God. So join me in our message today entitled Spiritual Buyout. Truths about being purchased by God. Ano ba yung ilang mga katotohanan, napaka-importanteng katotohanan patungkol sa pagkabili sa atin ng ating Panginoon? So what are the truths about being purchased by God? Kailangan malaman natin ito kasi yung iba, akala nila basta-basta lang yung pagkabiling yun. Diba, bumili ka ng isang company, dapat alam mo yung mga nakapaloob doon.
Dapat alam mo yung mga katotohanan patungkol doon. Ganun din naman sa spiritual buyout na ito. Ano ba yung mga napaka-importanteng bagay, yung mga life-changing and powerful things na nakapaloob dito sa pagka-purchase sa atin ng ating Panginoon. Number one, basahin natin sa NASB. Nakalagay dito sa 6:20 ng 1 Corinthians, "For you have been bought with a price, therefore glorify God in your body." Number one, you have been bought with a price. Hindi ka lang dito binili. Ibig sabihin nito, you have been bought with a price. Napakatindi ng ginawa sa atin ng Panginoon dito. First, it means God paid a great price for you. God paid a great price for you. So hindi simple yung pagka-buy out sa iyo dito. Kaya sinabi sa CEV, God paid a great price for you. So use your body to honor God. Ibig sabihin, mataas sobra yung pagkabili sa'yo. Siyempre, hindi naman sa'yo. For example, sa management buyout o kaya sa iba't ibang uri ng mga buyouts na yan, hindi yan simple. Lalo na kapag yung kumpanya, maganda naman naging reputation nito o kaya matagal-tagal na siya, established na ito. Hindi simple yan. Hindi porket, hindi yung presyo niya dati, hindi na presyo niyan ngayon. So, tataasan talaga yan. Hindi na siya simple. Mataas talaga ang pwedeng pagkabenta dyan. Kung gusto mong i-buy out yon, parang player din naman yan, di ba, sa NBA. Hindi basta-basta yon. Napaka-importante na magiging transaction nyo doon. Ganon din dito, you have been bought with a price. Now, first, God paid a great price for you. Hindi simpleng bayad ito. Bakit great price yung sinabi dito sa verse 20? Bakit ang taas ng bayad? First, because it is a personal blood ng ating Panginoong Kristo. Acts chapter 20 verse 8. "Therefore take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God," nakalagay dito, "which he purchased with his own blood." Ibiruin mo, binayaran tayo ng personal na blood ng ating Panginoong Jesus. Tingin mo magkano yung dugo ng mga pinakamakapangyarihan na tao sa buong mundo? Baka nga hindi nila ibenta yon kasi sinasabi nila, napakamahal nito. Imaginin mo na lang ang ating Panginoong Kristo, walang bahid ng kasalanan. Ito napaka-pure ng blood niya. So it was a personal blood, kaya nga great price ito. Yun ang binayad ng ating Panginoon. Second, it is a precious blood. 1 Peter 1:18, napag-aralan na rin tantin to noong nakaraan, "Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold, from your aimless conduct received by traditions from your fathers, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot." Kaya naging precious yung kanyang blood, bukod sa Diyos yun. Pangalawa, lamb without blemish and without spot. Kaya siya naging great price. Biruin mo yun, ikaw nga hindi mo basta-basta maibibigay yung dugo mo kung kani-kanino eh. Hindi siya basta-basta. Hindi rin basta-bastang magpasalin nga ng dugo eh. Ngayon nga may mga kanya-kanyang, kumbaga may mga sabihin na natin, consequence pa rin dyan. Minsan nga nade-detect pa kung ano yung naging sakit niya dati na naisalin sa yung dugo, although minsan gumaling na pero nade-detect pa rin yun. Eh pero yung dugo napaka-importante, pero sinabi nga may kausap nga ako eh, importante eh, nabuhay. Kaysa okay lang na-detect na, yung sakit dati na gumaling na, ang importante dito ngayon, o naaapektuhan siya, dahil nasalinan nga daw siya ng dugo, pero ang importante ngayon, nadugtungan yung buhay niya. Ganun ka-importante, hindi lalo yung dugo ng ating Panginoong Jesus. That's why God paid a great price for you. You have been bought with a great price. Personal blood at precious blood ng ating Panginoon. Kaya nga kinakailangan yon para ma-buy out tayo. First, nakalagay, basahin muna natin itong Mark chapter 10 verse 45. Sabi ng Panginoong Jesucristo, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many." Biruin mo, to give His life, kapalit, nung pag-buy out na yon, biruin mo, hindi pera. Ang kapalit nun, buhay. To give His life as a ransom for many.
Eh tayo nga na hindi perpekto, hindi mo ba magagawa to kung kani-kanino eh. Hindi mo to magagawa kahit nga sa ibang mahal mo sa buhay, hindi mo magagawa ito. Yung iba nga kahit sa pamilya niya, hindi magagawa ito eh. Tapos gagawin ito ng Panginoon para sa iyo, sino ka at sino ako? Para pag-alayan ng buhay ng ating Panginoon, ng kanyang dugo, ng kanyang personal na dugo at ng kanyang precious na dugo, sino ka at sino ako? But sinabi dito, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So yung buhay ng Panginoon, naging ransom siya, naging pantubos siya sa atin. His life is a payment. Alam niyo po, sa totoo lang, God doesn't change any of the rules of justice. Walang binago ang Panginoon sa rules ng justice. Sinulat ng Panginoon, kapag may nagkasala ka, may kabayaran yan. Walang binago doon ng Panginoon. Sinulat niya yun eh. He wrote them and He placed by them. At sinasabi ng hustisya ng Panginoon, you are going to pay for this dahil sa iyong kasalanan. At sinasabi ng hustisya ng Panginoon, ang makasalanan ay magbabayad. Kaya nga sinabi, Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Walang binago ang Panginoon dun sa rules na iyon. God is faithful. Sinabi sa 1 John 1:9, but He is also just. At kinakailangan, lumakad si Lord dun sa rule na iyon. Magbabayad tayo dahil sa ating kasalanan. But the greatest news sa buong mundo is that the Son of God has paid the price of my condemnation. Of your condemnation, of our condemnation. So the Bible is very clear that all who believe in Jesus are bought with a price. Lahat ng nanampalataya sa Panginoon ay tinubos na sa napakataas na halaga. And good news, the judgment day is past. Why? It was 2,000 years ago when Jesus died. The debt was paid. Justice has been done and we are free. Napakataas at malaya na lahat ng nanampalataya sa ating Panginoon. Again, you have been bought with a price. First, God paid a great price for you. Second, God personally owned you. Ngayon, dahil binili na tayo ng ating Panginoon, ang ibig sabihin nun, pagmamayari ka na niya. Personally, balik ulit tayo dito. Ayun ang ibig sabihin na you have been bought with a great price. Ang taas ng binayad sa atin ng Panginoon, at the same time, dahil binayaran ka ng Panginoon, di ba sinabi ko nga may slave market? Usong-uso po yan dati sa slave market. Kaya nga, kung ano ang value mo, kinakailangan, babayaran nyo ng master. Kaya lang, nakapaloob dun sa buyout na yon pera na napakalaki, halaga na napakataas. Pero dito sa buyout na ito, kahit sa buyout din dati sa slave market, own ka na ng bibili sa'yo. Ganito din dito. God personally owned you. God personally owned us. 1 Corinthians chapter 6, verse 20, sa easy to read version, God paid a very high price to make you His. Napansin mo yung prinsipyo pa rin doon sa slave market dati. God paid a very high price to make you His. So God personally owned you. Jesus paid the price for our sins at Calvary. His blood was the purchase price. At ang nangyari dito, this caused a change in the rights of ownership. Ang nagmamay-ari sa'yo dati, of course, yung may-ari, yung pinagbilhan. Ngayon, yung bumili, siya na may-ari sa'yo ngayon. Siya na ang may-ari sa'yo ngayon. Kaya verse 20 tayo, di ba? Atras lang tayo dun sa verse 19. Balikan natin yung verse 19. 1 Corinthians 6:19. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Who is in you, whom you have from God, and that you are not your own? Grabe. Bigla na siya nag-iiba pagka
mabilis sa atin ngayon. Kaya pala ang isang tao na tumanggap na sa ating Panginoon, na nampalataya sa Kanya, ay pinananahanan na ng banal na Espiritu. Your body is a temple of the Holy Spirit na mula sa Panginoon. At dahil doon, pagmamay-ari na tayo ng ating Panginoon. Pagmamay-ari niya na tayo. Ngayon, alam niyo po, sa totoo lang, uso ang hatakan ngayon. Yung mga unpaid na sasakyan, unpaid na motor. Dahil na rin siguro sa pandemic, o dahil na rin siguro sa hindi maiwasan na kadahilanan, may hatakan na nangyayari. Kaya lang ang masakit at mas matindi, may hatakan pang nangyayari sa atin ngayon. Ito yung hatak ng mundo. Ito yung hatak ng demonyo. Minsan yung hatak ng mga ari-arian, kinakaya pa yun eh. Pero pinakamatinding hatakan nito yung sa mundo, sa demonyo. So may nararanasan mo pa ba yung hatak na yun? Yung alam mong Christian ka na, kaya lang antindi pa ng hatak sa'yo, parang gusto ka pa rin ibalik dun sa dati mong pagkaalipin? Kaya nga every time na hinahatak ka pabalik sa mundo, is mag-isip-isip ka. Babalik ka pa ba dun sa dating buhay na yun? Eh, tinubos ka na ng ating Panginoon? So every time na hinahatak ka pabalik sa mundo, sasabihin mo lang na bayad ka na at may nagmamay-ari na sa'yo. I-declare mo lagi yun every time na may hatak ng mundo, gusto ka ulit ibalik sa dating buhay mo. Dapat malinaw sa iyo ito na bayad ka na at may nagmamay-ari na sa'yo. Remember, you have been bought with a price. Unang katotohanan about being purchased by God. You have been bought with a price. God paid a high price for you and God personally owned you. Sabi mo, may pagmamay-ari na ako ng Panginoon. Di na ako babalik dyan. Sa ganyan, ano, tinubos na nga ako, babalik pa ako dyan. Nasa pinakamagandang master ka na nga. Biruin mo yung nagmamay-ari sa'yo dati, binibenta ka. Samantalang ito, binibihisan ka ng righteousness ng Panginoon. Minsan eh, no, parang pinaliguan ka na ng Panginoon, nililinisan tayo ng Panginoon, pero binabatak, hinahatak tayo ng mundo para ibalik dun sa dati nating buhay. Na hindi nare-realize ng iba, ang ganda-ganda na ng kalagayan natin. Nilinis na tayo ng Panginoon, bakit ka babalik? Aalipinin ka ulit. Mawawalan ulit ng ganda yung buhay natin. Again, every time na hinahatak ka pabalik sa mundo, sabihin mo na lang na bayad ka na at the same time, pagmamay-ari ka na ng pinakamataas lahat, ng King of sa lahat, ang King of Kings and the Lord of Lords. So you have been bought with a price. Tatandaan mo yan, kapatid, napakataas ng pinambayad sa'yo. Every time na parang minamaliit mo yung sarili mo, every time na parang minamaliit mo yung pananampalataya mo, biro mo, tinubos ka nga, hindi nga kaya ng iba yan eh. Pinaglaanan ka ng dugo ng ating Panginoon. Pinaglaanan tayo ng oras ng Panginoon. Pinaglaanan tayo ng buhay ng ating Panginoon. Kaya every time na babalik ka sa mundo, o every time na parang hindi mo pinapahalagahan ito, isipin mo na lang yun, kapatid, respeto na lang. Napakatindi, kapatid, ng ginawa sa atin ng Panginoon. Bakit mo ipagpapalit yun? Kaya kapag na-realize ito ng bawat isa, hindi simple pagkatubos sa akin dito. Hindi siya simple. At ang matindi dito, although may master ako, di ba sinabi natin that the greatest liberty in the world is being controlled by the right master? Nasa pinakamatinding boss ka na eh. Nasa pinakamatinding master ka na eh. Bakit ka pa aalis dun? Samantalang yung master natin sa mundong ito, dadalhin ka papuntang impyerno. Doon ka pupunta, doon ka sasama. Kaya every time na hinahatak ka ng mundo, sabihin mo, hindi ako sasama. Bakit ka sasama sa kanya? At ang matindi dito, buti sana kung hindi mo pa alam kung ano mangyayari doon sa isang master na yon. Eh alam mo na talunan yon at alam mo na ang kasasapitan niya sa ending. Sa lake of fire ang kasasapitan nun. Bakit ka sasama? Bakit ka babalik? E tinubos ka na ng ating Panginoon. You have been bought with a price. Number two.
What are the truths about being purchased by God? Number one, you have been bought with a price. It was a great price. And God personally owned you. Second, basahin ulit natin sa NASB. Verse 20, for you have been bought with a price. Therefore, itong ganda nito, glorify God in your body. Number two, you have been bought for a purpose. Hindi lang ito may presyo, kundi mayroon din siyang purpose. Bibili ka, walang dahilan. Ano ba namang klase yan? Kaya maraming mga nalulugi. Walang kadahilan. Bumibili ka ng pinaghirapan mo, wala kang dahilan. O because of flesh? Because of anything? Hindi ganun si Lord. Pag si Lord nag-buy out siya, mabiro-biruin mo, buhay niya yun. Ganun-ganun lang yun. Ay, matalino si Lord. Ano ba ang purpose ng pagkabili niya sa atin? At sinabi dito, therefore, glorify God in your body. Ibig sabihin, may purpose ang pagkabili sa'yo. Tandaan natin, may mga bagay na dapat mong i-consider bago ka bumili. Dalawang bagay na dapat mong i-consider bago ka bumili. Number one, price and purpose. Bago ka bibili, titignan mo muna yung presyo. For example, nung nakarami, matagal na ulit na inaalok sa amin na property, hindi mo basta-basta bibili yon. Titignan mo muna, anong presyo? Kaya ko ba to? Kaya ko ba to? At ang matindi nun, hindi ko kaya. Yung pinakita sa akin yung presyo, pambihira niya, super taas. Hindi ko siya kaya. Pero sinabi sa akin ng may-ari, terms mo po. Biruin mo. Sabi ko, sa sarili ko, hindi ko siya kaya. Pero yung may-ari na nagsabi ng gano'n. Pangalawa, bukod dun sa, sabihin na natin, kakayanin mo na. Ano yung bibilin mo lang ng gano'n? Anong purpose? Kasi napaka-importante nung dahilan para hindi ka magkaroon ng regret. Nakuha natin yon. Ano ba yung dahilan? Yun yung mabigat doon. Hindi lang bukod sa preso. Ano ba ang dahilan? Bakit mo bibili ng isang bagay? So huwag kang bili ng bili. Huwag kang gastos ng gastos. Nang hindi mo alam yung pinapasok mo. Kung ano ba ang presyo niyan? Dati yung tita ko, nagpasalon siya. Sa isang sikat na, yun, salon. Mamaya dyan, di ba? Nakita niya, akala niya, ano lang, 300. Eh, dati pa yun, siyempre, wala pa masyadong budget nun. Yung pala, pag ano niya, may natakpan pala na zero, 3,000 pala, na-shock siya. Yeah, mahal, nag-aaral pa yata siya nun sa ng dentistry at that time. Nasyak siya, ang taas pala. Napansin mo, hindi mo nalaman kung ano yung presyo ng pinasok mo. Masyasyak ka nun. Pagpasok ng pasok sa pagbibili, ibig sabihin, dapat alam mo yung presyo at alam mo yung purpose. At tandaan natin, mga kapatid, itong pag-buy out sa atin ng Panginoon, may dahilan yan. Hindi basta-basta si Lord nag-alay ng dugo, nag-alay ng buhay ng wala lang. You have been bought for a purpose. First, understand your serious responsibility. Kinakailangan maunawaan natin yung responsibility natin sa pagkabili sa atin ng ating Panginoon. Ano yung responsibility? Kaya tignan natin ito. 6:20 ng 1 Corinthians. For you have been bought with a price. Napaka-importante nitong word na ito. Yung therefore, glorify God in your body. Yung therefore dito sa Greek is the Greek word day. Ibig sabihin nito ay certainty or earnestness to a call. Certainty. Ibig sabihin, napaka-bigat ng responsibilidad. Hindi ka bibilhin niya nang wala. May dahilan. Yung taong yan, bakit niya bibilhin yung slave na yon? May dahilan ka kung bakit ka bibili ng bagay na yon. Kaya nga ako noong nakaraan, nagpalit po ako ng laptop. Tapos mamaya dyan, tinitignan ko, medyo mahal to. Sabi kong ganun, basic, price, and purpose. Ano ba ang purpose nito? Ano ba ang dahilan kung bakit mo bibili niyan? Ngayon, kasi may mga goals ako, tapos nilapat ko doon dahil sa bibilin ko, kasi hindi pwedeng nagre-regret ka.
Sa akin, pwede hindi nag-glorify si Lord sa mga aksyon na ginagawa natin. Ano ba ang purpose nito? Naka-linya ba yan sa mga goals mo? Sa mga plans mo? Ngayon, hindi siya lilinya. Wala naman pala mangyayari sa buhay ko dyan. Entertainment lang yan. Wala mangyayari sa mga goals, sa ministry, sa buhay. Wag na lang. Nakuha po natin yon. At dito, kaya mo bibilin yung isang bagay para mapunan niya yung gusto mong gawin at gusto mong mangyari. Ganun din sa atin. Kaya unang-una, you have to understand your serious responsibility. Remember, with great price comes great responsibility. Oh, parang Spider-Man. With great power comes great responsibility. Binigyan ka ng kapangyarihan, ganun-ganun lang yon. With great price comes great responsibility. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang ganda nito, yung 1 Corinthians chapter 4, 62, di ba? Yung 1 Corinthians chapters 1 hanggang 4, dito mapapansin natin na ang ina-address dito ni Apostle Paul ay yung pagiging worldly ng mga taga-Corinto na nagkokos ng division doon sa Corinthian church. Dahil sa kanilang pagiging karnal, dahil sa kanilang pagiging worldly, yun ang nagiging dahilan. Ba't nasisira yung church? At mapapansin natin, tumutuloy itong isyong ito pagdating naman ng chapters 5 and 6. Sa chapters 5 and 6, mapapansin natin yung pag-refuse ng mga taga-Corinto. Lalo na ng church dun sa Corinth na i-evaluate ang kanilang worldview. Ang kanilang Christian worldview. At tignan nila yung implication nito sa kanilang pananampalataya. Kasi minsan pwedeng madalas Christian na tayo, pero may worldview ka pa eh. May mga paniniwala ka pa na kung minsan dinadala mo doon sa bagong pananampalataya mo. Parang ganito, paglabas nila ng Egypt, lumabas ka nga ng Egypt, utak Egypt ka pa rin naman. Ano klase yun? Pero ipaborn again ka na, pero utak Egypt ka pa rin. Utak slave pa rin. Balik sa dati, ganito na lang, buti pa dati, gaya ng dati. Ganito sa kanila ngayon. Ngayon, pinapa-evaluate nila dahil sa kakarnalan nyo yan, dinadala nyo pa sa panahon ng bagong pananampalataya ninyo. At ang argument dito ng church, mga mananampalataya sa Corinto, they argued that they can do whatever they want with their bodies. Eto na. Magagawa namin, kayong maigi dito, magagawa namin ang gusto namin sa katawan namin. Why? Because it is lawful for us. Wala naman kaming batas na sinusuway dito ah. At dahil yung katawan na ito, we're made for sexuality. Parang ganito, sa stomach, di ba, para kumain, ang katawan na ito was made for sexuality. Uy, by the way, makikita nyo na yung thread doon. Okay? Tila baga, sinasabi nila na legal yung ginagawa nilang immorality. May immorality ba na legal? Meron. Why? Bigyan ko na lang kayo ng introduction. Doon sa Corinto, doon din matatagpuan ang isang napakalaking templo na legal ang sexual immorality sa loob ng templong yun. Ibig sabihin, nasa batas siya. Kaya makikita natin na ito yung issue ni Apostle Paul sa kanila. 1 Corinthians chapter 6, verse 12. At last lang tayo, tingnan nyo. All things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but I will not be dominated by anything. Yan yung kasabihan natin, sinasabi natin, not everything is permissible, but not everything is beneficial. O, parang ganito, may nagsabi sa amin, pinagbabawalan ko yung isang tao, dati na inom ng inom, maglasing, tapos okay lang sa kanila, magdala ng jowa, maipagtalik dun sa jowa na hindi naman niya asawa. Bakit? Sabi niya ganun, magulang ko nga, hindi ako pinapagalitan eh. O, napansin mo? Pwedeng permissible sa inyo yan, pero hindi beneficial yan.
O for example, maging lawful sa atin yung the drugs, yung ilang drugs. Yes, lawful yan, but tingin mo, beneficial yan? Nakuha natin yun, pwede mong gawin yun dahil batas yun. Pero hindi porket batas ng mundo, batas na rin ng Panginoon. Christian ka din, huwag ka naman Christian. Kung ayaw mo sundin ang ating Panginoon, biruin mo, Panginoon ang tawag mo sa Kanya, tapos hindi mo naman siya sinusunod. Ano klase yun? Ano na naman yung Panginoon na naman? Nag-Christian ka lang para makahingi ka ng tulong kapag bumabagyo, kapag lumilindol, pag nagkakasakit ka. Anong klase yun? Hindi, ganun yung sinasabi dito. Nung pumasok ka sa pagiging mananampalataya, pumasok ka sa kingdom ni Lord, you have to understand your serious responsibility. Kaya ka binay out ng ating Panginoon, may responsibilidad ka doon sa pagkabili niya sa'yo. Ang ganda-ganda nga ng responsibilidad natin, ayusin mo buhay mo. Anong masama doon? Nakuha natin yun. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Tandaan natin, may mga bagay sa mundong ito, makinig po kayong maigi, na okay lang sa kanila, pero hindi okay kay Lord. Pwede, gawin mo pa rin yun. Gawin mo pa rin yung ginagawa nila pag hindi ka Christian. Ang problema, yung ginagawa ng mundo, ginagawa mo rin, tuwan-tuwa ka pa, adik na adik ka pa. Ang pinakaiba? All things are lawful for me, but not all things are helpful. Ano yung mga bagay na pwede naman mong gawin, pero hindi makakatulong? O may nagtanong sa akin noong nakaraan, okay po ba na uminom? Sabi ko, depende. Depende. Kaya lang may mga bagay, let's admit it. Ang malinaw sa Bible, huwag maglalasing. Ayoko na makipag-argue sa iba't ibang bansa na kung saan, natural lang sa mga Christians yun. But for me, yes, pwedeng lawful but not helpful. Una, yung testimony ko. Nakuha natin yun. Parang ganito, may nagtanong din sa akin, kumakain po ba kayo ng dinuguan? Sabi ko, depende rin. Pag masarap. Pero pag hindi, hindi. Hindi. Lalo depende. Pag may kasama ako medyo natitisod pa at hindi mapasyado natututo, titiisin ko na lang hindi gawin ng isang bagay, wag lang matisod yung kapwa ko. Titiisin ko na lang yung pwede ko namang gawin, kaya lang makakatisod sa kanya habang hindi pa siya lumalago. Manuman lang yon, na iba na lang ang kainin ko kaysa ikatitisod ng kapwa ko. Manuman lang yon, hindi ko nagawin yung craving ng laman ko sa ikatitisod lang din ng kapwa ko. Why? All things are lawful for me but not all things are helpful. Makakatulong ba yung gagawin mo? O hindi? Kasi nga, may responsibility ka na. Nung ikaw ay naging mananampalataya, huwag mong dadalhin yung kaugalian natin nung nasa mundo tayo. Ngayon, nasa kingdom, nung nasa kingdom ka ng darkness, dadalhin mo sa kingdom of light? Sa kingdom ng ating Panginoon? Hindi. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Kaya nga, you have to understand your serious responsibility. Hindi pwedeng tinitingnan lang natin, mapupunta ako sa langit, may eternal life. Ako, kapatid, wala ka pa sa langit. At alam mo yun, wala ka pa sa new heavens and new earth. Nandito ka pa sa mundo at habang nandito tayo sa mundo, may responsibility tayo dito sa mundo. Therefore, kaya ang bigat nun sinabi. Bigat yung dahilan kung bakit kita binili. Second, ulitin ko kapatid, you have been bought for a purpose. First, understand your serious responsibility. Second, use your body to glorify God. Ito yung dahilan natin. E, tingnan nyo po, 6:20, you have been purchased at a great price. So use your body to bring glory to God. Ngayon, binili ka na ng Panginoon, na buy out ka na ng ating Panginoon, use your body to glorify God. So Paul is making the sense that the pursuit of sexual purity is necessary part of following Christ. Yung pursuit ng purity na ito, parte siya ng pagkabili sa atin ng Panginoon. Ulitin ko ha. Doon sa Corinth, matatagpuan natin yung temple of Aphrodite na tinatawag or goddess of sex.
Ayan. Nakatayo yung templong yon, 1,900 foot sa kabundukan, malapit sa Corinth. At may ilan daan po mga kapatid na female and male prostitutes doon. At mababasa natin sa Book of Acts, mga kapatid, chapter 18 at 1 Corinthians chapter 9, na yung mga Hudyo nagfa-flock doon sa Corinth. Ang ginagawa nyo dyan? Kaya nga, nandoon sa Corinth na yun, yung tinatawag na Acro-Corinth. Yung Acropolis, nandoon yun. Yung Acropolis, ibig sabihin high city. Nandoon yung una, place of defense. At nandoon yung pagan worship. The Acro-Corinth was big enough to hold the entire population of Corinth. At yung Acro-Corinth held the temple of Aphrodite holding 1,000 ritual prostitutes. Lawful. Libre doon. Kaya nga it has been confused with the term sacred prostitution. Sagrado yun pag doon mo ginawa. Ayun sinasabi niya, all things are lawful for me. Tama, hindi masama sa inyo yan. Ginagawa ng pangkaraniwan yan, but not all things are helpful. Kasi nga, iba ka na, mananampalataya ka na eh. So, kinounter ito ni Apostle Paul. Sinabi niya that being justified does not excuse selfish or immoral behavior. Hindi porket na-justify ka na ng Panginoon, excuse na yan para maging masama ka pa rin. Hindi excuse yan ngayon. Yung iba, porket born again na daw, okay na ito. Hindi. Kasama ng pananampalataya mo, kasama ng pagiging bago mong nilalang, ang bago mong pag-uugali. At bago mong pamumuhay. And second, God did not give us bodies to use them for immorality. Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng pangangatawan na ito para gamitin natin sa immorality. Because God owns the rights to our bodies. Ulitin ko, binili ka na ng Panginoon, huwag mong gamitin yan sa kagustuhan mo lang na paggamit. So every time na ginagamit natin ang katawan na ito sa hindi dapat paggamitan, nagkakamali ka ng gamit, pag nakita ka ng master, yari ka. At hindi naman tayo makakapagtago sa master. Alam mo, makakatulong sa iyo ito para makapamuhay na nakakaluwalhati sa Panginoon. Iisipin mo lagi, hindi ako ang nagmamay-ari ng katawan na ito. May purpose yung may-ari kung bakit niya ako binay out. May purpose siya kung bakit niya ako binili. At gusto nung bumili sa akin, gamitin ko itong katawan ko para sa kaluwalhatian niya. Kasi siya may-ari sa akin eh. Alam niyo po ba mga kapatid, our bodies are to glorify God. How? Number one, by how we live. And pangalawa, by how we die. Bakit? Philippians 1:20 hanggang 21. Tingnan niyo po ito. Philippians 1:20-21. I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage so that now, as always, Christ will be exalted in my body. Christ will be exalted in my body. Whether by life or by death. Verse 21, for me, to live is Christ, and to die is gain. Glorify God by how you live. Si Lord ba mai-exalt ba dito sa ginagawa kong pagkain? Si Lord ba mai-exalt ba dito sa aksyon na gagawin ko? Every time na tinutulak ka ng flesh na gawin ng isang bagay, tanong mo muna, makakaglorify ba ito sa may-ari sa akin? Pag hindi, back off. Huwag mo nang gawin. Pag oo, tuloy mo. Kahit ayaw ng iba. Kasi nga, ba't sila ba nagmamay-ari sa'yo? Hindi naman ah. So ang susundin mo, yung nagmamay-ari. By how we live. Glorify God by how we live and glorify God by how you die. For me to live is Christ and to die is gain. Yung iba naman tao, wala namang kapararakan. Mamamatay ka rin lang sa pangit na kapamaraanan pa. Sa walang kakwenta-kwentang bagay pa.
Oo, alam ko, nasaktan ka sa jowang yan, pero hindi naman yan yung Diyos mo. Ano ka ba naman? May value ka. Tinubos ka ng Panginoon. Bakit ganyan? Ba't sisirain mo yung buhay sa walang kakwenta-kwentang tao? Di ba sabi mo, walang kwentang tao, sinaktan ka? Eh bakit mo ako sisirain yung buhay mo? Sa walang kakwenta-kwenta palang tao, walang yung iba walang kakwenta-kwentang bagay, dyan ka mamamatay? Ano ba naman yan? Dapat lalagutan tayo ng hininga na naglilingkod tayo dun sa master natin. Na nag-glorify pa rin ng Panginoon. Pero iba mamamatay ka dahil sa sakit na yan, sa immorality niyan. Ano ba naman yan? Glorify God by how you live and how you die. Because for me to live is Christ and to die is gain. Kaya nga sinabi sa 1 Corinthians 10:30, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. May purpose tayo. Unawain mo kung gaano katindi yung responsibility. Pangalawa, use your body to glorify God. So whether you eat, makinig maigi dito. So whether you eat or drink, or whatever you do, do it all for the glory of God. Yan bang kakainin mo, nakaka-glorify kay Lord? O bakit mo tinutuloy? Ikaw ba may-ari ng katawan mo? Hindi. Temple of the Holy Spirit ito. Yun bang iinumin mo, nakaka-glorify ba kay Lord yan? Kung hindi, huwag mo nang gawin. At meron pa dito, or whatever you do, do it all for the glory of God. Yan ang purpose mo. Ang tanong ngayon, masama ba yung pinapagawa sa'yo? Siyempre, minsan, ano ba naman to? Minsan lang to. Minsan lang. Kapatid, masama ba yung sinasabi sa'yo na huwag mo nang kainin yan? Masama ba sa'yo yung sinasabi ni Lord na huwag kang mag-immorality? Masama ba yung sinasabi ng Panginoon na huwag kang papatol sa ganyang mga tao? Eh, di ba makakabuti nga sa atin yun? O bakit gustong-gusto mong gawin? Takwa po natin siya, mga kapatid. Ang gusto lang naman ni Lord, umayos lagi ang buhay natin. Ngayon, yung holiness na ito, yung purity na ito, para sa atin din naman. Pero imo binili tayo ng Panginoon, hindi para lalong sirain yung buhay natin, pero imo buhay niya, binigay niya sa atin para lalong umayos tayo, magkaroon ka ng value. Hindi yung pinaglalaroan ka ng kaaway, pinaglalaroan ka ng demonyo, wala kang ka-value-value dyan sa master na yan. Pero yung binay out ka ng Panginoon, may value ka, ayusin mo buhay mo. Ayusin mo yung pagkatao mo, huwag ka nang gumaya doon sa mga nakasanlang yun. Hindi ka ganun. Isipin mo lagi, hindi ka katulad ng iba na nakasanla pa hanggang ngayon. Ang ganda-ganda ng pagka tubos sa'yo ng ating Panginoon. Gusto niyang bigyan ng napakagandang value yung buhay mo. So every time na pumapantay ka sa mga taong nakasanla, isipin mo na lang, hindi ko nagagawa yung purpose ko. Kapatid, hindi sa nagmamalaki ka. Pero dapat mag-iba ka. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. What are the truths about being purchased by God? Ano yung mga napaka-importanteng katotohanan sa pagkabili sa atin ng Panginoon? Kapag ito, kapatid, na-internalize natin ito at nilakaran natin ito, mag-iiba ang buhay natin at hindi magigiba. Number one, you have been bought with a price. First, God paid a great price for you. Kapatid, pahalagahan naman natin yung dugong yun. Pahalagahan naman natin yung pinaka mataas sa lahat, bumaba para sa atin, para lang ialay ang kanyang buhay sa atin. God personally owned you. Biruin mo, nasa right master ka. Pag ibig sabihin, nasa right master ka, right lahat ng sinasabi niya sa'yo. Hindi makakasama sa'yo yun. Makakabuti sa atin yun. Second, you have been bought for a purpose. Understand your serious responsibility. Hindi basta-basta yung pagka-buyout sa'yo. May responsibilidad yan. And then use your body to glorify God. Again, for you have been bought with a price, therefore glorify God in our body.
So now, remember that God is the proprietor of our bodies and therefore owns the right to our bodies. And you have the responsibility to please your rightful owner. Kaya lang ang tanong ngayon, pwede natin sabihin, hindi kaya parang sobrang taas naman ng expectation o demand? Di ba? Medyo ganun tayo. Siyempre, babawi tayo. Taas naman ng expectation sa kanang demand. Na yan, ang pagka-buyout sa akin. Teka lang, unang-una kapatid, bago mo isipin yan, parang ikaw, parang utang na loob pa ni Lord at tinubos ka niya. Isipin mo na lang kapatid, unang-una, ang taas din naman kasi ng pagkatubos sa'yo. In fact, hindi ang taas, super taas! Walang iba, parang sa bidding, nagbibid yung iba, sa dulong-dulo si Jesus Christ, so boom! Wala na, hindi na mapantayan. Biruin mo, nilaan sa'yo ni Lord yung pinakamataas na bid. So every time na parang nagre-regret ka, isipin mo na lang, ang taas ng pinantubos sa'yo. Pangalawa, kaya pinapagawa sa'yo ng Panginoon yan, ang tindi rin naman kasi ng consequence ng kasalanan natin. Bakit nag-arrive si Lord dito sa ganitong statement? For you have been bought with a price, therefore glorify God in your body. Eh ano bang buhay nila? O, tignan nyo, para makita nyo yung dahilan dito. 9, 10, 11. Aatras lang tayo. Tignan nyo itong maigi para maunawaan lalo natin. Sabi dito ni Apostle Paul, bago na gano'n ha, for you have been bought with a price, therefore glorify God in your body. Atras tayo. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do you not know? Sinabi niya, that the unrighteous will not inherit the kingdom of God. Yung mga unrighteous, sa impyerno mapupunta yan. Hindi mapupunta yan sa langit. Kahit na anong mekos-mekos ang gawin ng mga ibang nagtuturo, hindi talaga. Sabi dito, do not be deceived. Neither fornicators. Tignan mo itong maigi. Fornicators. Mga tao na nagkakaroon ng sexual intercourse sa mga hindi nila asawa. Sila hindi pupunta sa langit. Ito yung mga single na nag-engage sa premarital sex. Nor idolaters. Nor adulterers. Pumapatol sa may asawa na hindi niya asawa. Nor homosexuals. Nor sodomites. Nor thieves. Nor covetous. Nor drunkards. Nor revilers. Nor extortioners will inherit the kingdom of God. Sabi niya, lahat na nakalista dito, di pupunta yan sa langit. They will not inherit the kingdom of God, yung paghahari ng ating Panginoon. At ang mabigat, tignan niyo yun. Verse 11, and such were some of you. Sinabi dito ni Apostle Paul, ang bigat. And such were some of you. Oh, tignan mo sa listahan na ito. Sino ka dito? Meron bang parte dito? Na ikaw? Dati? Or until now? Sino sa atin dito? Nag-engage ka sa fornication? Idolatry? Pagsamba sa Diyos-Diyosan? O sa puso mo? Mas naging mas mataas pa si yung mga artista, yung mga bagay, kung sino man bagay. Anything na mas mataas kaysa kay Lord, idol. Wala na. Nor adulterers. Homosexual. The sodomites, the thieves. Lahat ng mga nagkokovet na mga bagay na kung saan hindi naman sa kanila naglalasing. Lahat ng mga bagay na kung saan gumagawa na hindi magaganda sa kanilang kapwa will not inherit the kingdom of God. And such were some of you. Oh, ngayon ang tanong ngayon. Paano pa ako magsisimula dito? Eh, hindi na pala ako mapupunta sa langit. Kaya nga yung iba dati, sabi ko dun sa hermeneutics class, kaya nga importante, binibisita natin yung context. Kasi kapag dyan lang binasa mo, tapos ka na. Wala ka na talagang pag-asa. Do you not know that the unrighteous
will not inherit the kingdom of God. O ngayon, gusto mo magbago? Gusto mo mapunta sa langit? Gusto mo pagharian ka ng Panginoon? Ano gagawin mo? Paano ka magsisimula? Kapatid, sino man sa atin ngayon na nananalangin, Lord, alam mo ba kapatid yung bigat na itong impyerno? Alam mo ba kapatid yung hindi mo ma-inherit yung kingdom of God? Alam mo ba yung bigat nun? Yung eternal punishment? Yung inuud ka tapos hindi ka namamatay? Nasusunog ka pero hindi ka namamatay? Hindi ka isang oras, hindi isang taon. Hindi 10 taon, hindi 100 years na pinapahirapan sa lake of fire. Forever! Alam ba natin ang ibig sabihin nun? O ngayon ang tanong, kung ayaw natin maranasan ito, paano ngayon ako magsisimula? Ay, ang bigat ng kasalanan na nagawa ko. Paano ka magsisimula? Kapatid, magsimula ka kay Jesus. Basahin mo yung verse 11. Tuloy natin ito. And such were some of you, sabi dito, but, eto na, yung transition niya dito. You were washed. Tignan niyo ba yung ito? You were washed, but you were sanctified. But you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Yung word na but dito, kapatid, napaka-importante nito. Kung wala nito, habang buhay ka na sa impyerno. But, it is the Greek word, Allah. Ang ibig sabihin nito, kapag ginagamit ito, yung pagkagamit dito sa ala na ito o sa bat na ito, it forms a transition to the cardinal matter. Pan-transition ito, napakabigat nung nauna, pero tinatransition. Ibig sabihin lang nito, simple natin, pang-transition ito sa mas mahalagang usapin. Parang ganito, mahalaga yung mga epekto ng kasalanan dito, hindi mag-i-inherit ng kingdom of God dahil sa mga kasalanan. Verses 9, and 10. Pero may mas mahalaga sa verse 11. Anong ibig sabihin nun, kapatid? Mabigat yung mga kasalanan na nabanggit sa verses 9 and 10. Pero mas mabigat yung ginawa ni Jesus para sa'yo. Mabigat lahat ng mga kabalbalan, lahat ng immorality na ginawa natin. Sapat yun para forever tayo sa lake of fire. Pero mas matindi yung ginawa ni Jesus kaysa tindi ng kasalanan mo. Eh sinabi dito, for you have been bought with a price. Therefore, kita mo na yung bigat? Glorify God in your body. Tal naman, inayos ka na rin lang ni Lord. Yusin mo na buhay mo. Tama na yan. Hindi ka ba napapagod sa ganyang buhay? Ayaw mo ba na maayos na buhay? Gusto mo ba ganun lang din? Binibigyan nga tayo ng pagkakataon ni Lord eh. Ayusin mo buhay mo, kapatid. Magbago tayo ng isip. Yun ang sinasabi niya sa mga taga-Korinto. Nag-iba kayo, hindi kayo katulad nila. Hindi ka katulad ng mga iba sa paligid mo na walang Diyos sa buhay, na walang pakialam. Pagdating sa pag-aayos ng buhay at isipan, hindi ka katulad nun. Iba ka na. Dahil binayaran ka na ng Panginoon at pagmamayari ka na niya. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Sino sa atin ngayon, kapatid, sinasabi mo, ako ito. Baka ngayong iba sa atin, yung listahan ng mga kasalanan dito, halos nandoon tayo. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? And such were some of you. Yung mga kasalanan na ito, yung iba sa inyo, ganyan. Para nawawala na ng pag-asa. Sa mga nawawala ng pag-asa, sa mga lalubog sa kasalanan, sa mga taong nalubog sa dati nilang buhay. But you were washed. You were sanctified. You were justified. In the name of our Lord Jesus and by the Spirit of our God. Who among you here right now, sinasabi mo, Lord, gusto ko pong magsimula sa iyo, Panginoon. Tanggalin mo po lahat ng guilt na ito, lahat ng bigat, lahat ng dahilan para hindi ako makausad sa next chapter ng buhay ko, Panginoon. Dahil Lord, nababasa ko na, nababasa yung mga yung bawat pages ng lumang buhay ko, Panginoon, at hirap na hirap akong umusad. Kapatid, iwan mo na yung last.
page na yan para makapamuhay ka sa next chapter ng buhay mo. Surrender your life to Jesus right now. Sinasabi ng mundo, tama, wala ka ng pag-asa. At kahit din sinabi ng Panginoon, wala nang mangyayari sa buhay ninyo sa ganyang klaseng pamumuhay ninyo. But, kaya kang linisin ni Lord. Kaya kanyang iligtas. If you want to be cleansed, if you want to be saved by the Lord, the Bible said, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him will not perish but will have everlasting life. Who wants to believe God today that He can save you, that He can forgive you, that He can give you a new and amazing life? Gusto mo mag-iba? Gusto mo maligtas? At gusto mong lakaran yung valuable na buhay na binigay sa iyo ng Panginoon? Mananalangin tayo ngayong oras na ito, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito, yes, matindi ang iyong nakalipas. Mabigat ang mga nagawa nating kasalanan. Lubog tayo sa immoralidad. Lubog tayo, kapatid, sa kasalanan at sa ating nakalipas. Pero, kapatid, mas mabigat yung ginawa ni Jesus kaysa sa iyo. Mahal ka ni Jesus. Tama na, kapatid. Tama na. Tama na. Ngayong oras na ito, kapatid, lumapit ka kay Lord. Pagbulay-bulayan mo lahat ng ating napag-usapan. Kung may gusto kang i-renounce kay Lord, do it right now. May gusto kang hingin ng tawad sa Panginoon, ikaw ang ating Panginoon right now. I will give you a minute right now. Ikaw at ating Panginoon. And let God heal you today. Maybe, para kang Christian. Mga Christians sa mga taga-Corinthians. Nahirap, nahirap. May ba sila man din, may battle eh, di ba? Pag pinapaalala sa kanila ni Apostle Paul, binay out ka na ni Lord. Ang ganda ng purpose ni Lord sa buhay mo. Musirain. Lagyan mo naman ng halagay ang buhay na yan. Lagyan mo naman, bigyan mo naman ng halagay yung ginawa sa'yo ni Lord. Tama na yan, ganyan. Pag pamumuhay sa dating buhay natin. Tama na yung pabalik-balik. Hindi naman maganda yan. Ginagawa natin. Tama na yan. Maandar ang oras natin sa mundong ito. Sige, magka-struggle ka, pero tuloy mo, kapatid, yung buhay. Tuloy mo yung pag-strive na maluwalhati ang ating Panginoon. Huwag mong pabayaan lang, kapatid. Huwag mong pabayaan lang. Gusto kong malaman mo, kapatid, na mahal ka ng ating Panginoon. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Gusto kong makita mo yung halaga mo at higit sa lahat yung pagpapahalaga sa iyo ni Lord. Ika ng tawad. Maybe meron dito, gusto mo nung balik sa Panginoon. Tinamaan ka ng consequence na yan. Napig ka kay Lord. Tama, mabigat yung kasalanan. Pero mas mabigat yung ginawa ni Lord. Mas mabigat yung dugo ng ating Panginoon. Mas mabigat yung kanyang kamatayan. Isipin mo na lahat ng isipin mo, napakabigat na nangyari sa buhay mo. Pero wala nang bibigat sa ginawa ng ating Panginoon sa iyo. Come
on, just come to Jesus right now. Lapit ka personally kay Lord. Muli kang manalangin, muli kang sumamba. Muli kang magpasalamat. Muli mo pahalagahan yung ginawa sa iyo ni Lord. Yes, mabigat ang aking nakalipas. Mabigat ang aking pinagdaanan, pero mas mabigat yung ginawa ni Lord para makalaya ako dito. Kaya mo, kapatid. Huwag mong isipin na hindi mo kaya. Paid a precious price for me. Humihingi po kami, Panginoon, ng pasensya. Humihingi po kami, Panginoon, ng tawad. Kung minsan, Panginoon, yung precious blood na yan, Panginoon, di namin napahalagahan, Lord. Ganda-ganda ng plano mo sa buhay namin. Kami naman, ito, Panginoon. Para minsan, ang laki pa ng utang na loob namin sa iyo, Panginoon. Pinapaayos mo lang naman yung buhay namin. So mo lang naman maging matino kami, maging maayos kami, maging iba kami sa pangkaraniwan. But starting today, Lord, lagi mo po kaming paalalahanan just sa precious blood na yan, Panginoon. Sa napakatinding ginawa mo. More than sa tindi, Panginoon, mas maalala namin yung tindi ng ginawa mo, Panginoon, kesa mas maramdaman namin yung tindi ng past namin, Lord. In the name of Jesus, palayain mo po yung bawat isa sa pagmumulto ng nakalipas. In the name of Jesus. And starting today, Lord, mamumuhay kami sang-ayon sa magandang pagkalikha at pagkatubos mo sa amin, Panginoon. Lalakad kami sa purpose, Panginoon, na ito. At hindi namin iisipin, Lord, na pinapahirapan mo kami. In fact, Lord, naayos mo nga kami. Dalangin ko po, Panginoon, ang bagong puso, bagong buhay, bagong landas na tatahakin ng bawat isa. I pray, God, that you heal our mind, that you heal our heart. Lord, heal also our bodies, Lord, in the name of Jesus. Because we are the temple of the Holy Spirit and we want to glorify you in this body, Lord. Dalangin ko nga po, Panginoon, yung mga susunod na achievements namin ay makakabigay ng matinding kaluwalhatian sa pangalan mo. Empower your people, God, in the name of Jesus, that we may live right, all for your greater glory alone. Salamat po. It's an honor, God, na mapaglingkuran namin yung tumubos sa amin. It's an honor, Lord, nabanggaban na namin yung magandang plano mo sa buhay namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa concern. Salamat sa pagmamahal. At ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin lahat ng ating napakinggan at hayaan mo na samahan ka ni Lord sa panibagong journey. Napakagandang journey ng buhay mo. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. And every time we declare ito, the Bible said, receive it. And it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen and amen. God bless you all. See you next week. I'm giving up my take my
Thank you for joining us, amazing family.